game. Exactly, Ate Shanti. So this time, napanood ko na ang ganitong draft pick ng Onyx PH na pagka si Wise na binigyan nila ng carry, ibig sabihin nun, eh parang gusto na nilang umall in sa isang laban, mga kaibigan. Ito na, para sa ating game number 4, welcome back to the Land of Dawn, Onyx PH Grand Finals versus Execration. Pakilala lang namin, Onyx PH mga besties, Yuki dito for this Thumbs, Jay naman for this Kufra, Oh My Venus for Louie, Wise for this carry, at saka Iyakno naman for this Hellcurt. Ito naman sa ating red side, yung Team Execution, very cute yan, ang gagamit ng Cho Chaknu para sa isang Hylos. We have Hit on the Lancelot, Sagitnu para sa Esmeralda, and Eto Max para sa isang Selena. So kahapon, meron din pala ng Selena pick yung Execration, pinakita nila yan. Pero guys, kita natin na naagawan ng buff agad-agad na Execration dito, Onyx PH, although Chaknu, ayan na, iwan, flick it in para kay Yuki, and a possible first blood for Team Onyx PH. Grabe ha, napakalalim din ni Kuya Chaknu doon without knowing the fact na apat ang member ng Onyx PH doon. Eh, sabagay, no room to escape ka na. Grabe din yung solid slow dito na pinapakit na binato ng Onyx PH for that. First blood has been taken by Onyx PH. Ngayon, na additional gold kagad din yun for the support of Oh My Venus. Sakit pa naman ng damage output na itong Louie na to. Oh, grabe talaga yung vacuum niya. Vacuum is real, guys. Talaga, yun yung mga klase ng vacuum na hindi mo makakalibutan sa talang buhay mo. Kasi, makangayayat ka talaga doon, no? Oo, 'di ba? Yung parang hindi mo alam, ang sakit, mapapa, ang sakit talaga ito, okay, masasabi natin. Pero anyways, guys, for this one, ang pinakaasahan natin dito na damage pagdating sa late game for Team Execution is gonna be the Esmeralda. So I guess for Onyx, kailangan nilang ingatan agad or puntahan na agad. Pero speaking of puntahan, mukhang Esmeralda pa nga ang tutulungan. Kasi si Iyakno dito mamatay sa kamay ni Hate. Grabe din yung pagkapahanan ni Eto Max doon, ha? Parang sniper sa pool, sa pool, ladies and gents, for that 1-1 ang ating score. And for that, pag-isa ng kills. Ito naman, mukhang gusto rin mandamay si Oh My Venus. Wala ng buhay. Ladies and gentlemen, with bouncing ball for Jay trying to stop the members of Execration. Napatayin pa yung Oh My Venus dun. Pero pupush na lang. For X, hindi pa umaalis. Nandito pa rin sila. Naku. Oo, nagde-depensa pa rin dito. Onyx PH, guys. We have Jay. But with the bouncing ball, si Sagit, no, ang kanyang tatamaan. Vacuum is there para kay Oh My V. At ito na, si Hate papasok, guys, with a kill para sa kanya. Sa side ng Execration, mainit. Mainit ang ating laban niya. Abyssal Arrow din. Eto Max, kailangan bantayan dito ng Onyx. Oo, asintado. Asintado pumana din to si Eto Max. So hindi biro na magdi-display ka face to face. Pero to si Eto Max, nakita siya doon ni Onyx J. And for that, grabe, talagang ayaw magpatalo nito sa isa't isa. Vision is real. Pero yun nga lang, for this, Execration lamang sa vision because of the Abyssal Traps na meron ng Selena. Oh, tsaka dito para ginagawa ni Chuck, no. Talaga nga pag nakita niya si Oh My V na naka-front, inaano niya agad. Sinusundot niya agad para hindi na makapangulit. Pero anyway, it's gonna be the turtle objective ngayon para sa ating laro. For this one, I guess sa dito unang makikita kung sino ba talaga ang makakaangat sa ating laro. For Onyx PH, medyo hindi sila pupunta to engage or actually contest this one kasi masesecure ni parang Hate ang turtle dito against Onyx. Yep, tama ka dyan na Ate Shanti. So for this, halos 700 gold lead din kagad ang meron for this Execration. Ngayon, nakita natin tulad na sinabi ko kanina, total distraction to. So far, nagpe-play safe yung dalawa. Ayaw nila mag-commit sa isa't isa muna ng errors and kills kasi mahirap na. Baka ma-turnaround kill sila dito, magkaroon ng turnaround engagements. Sila pa ang malugi if ever sa sobrang aggression na pinapakita. Pero to, look at this Iyakno. Pumasok na lang din mga kaibigan. Pero eto, wala na siyang buhay. Glorious pathway na ni Iyakno. Mga bestie siya na din ang pumatay. Coming from behind. Pero sa abilang banda, si Eto Mac din doon. Nagkapalit lang din sila ng pinagpapatay. Patay din ang Selena ng Execration. 1-for-1-3 tayo doon for that clash. Grabe yung ginawa dito ng dalawang teams natin. For Onyx PH, maganda. Napatay nila si Eto Mac. At para sa Execration naman, napatay nila si Iyakno. So good ano siya. Kasi kita natin kung sino pala talaga priority dito ng mga teams natin whenever they engage into a team fight kung sino gusto nilang unahin na patayin. Pero for Execration, talagang pinanggigigilan nila yung bottom lane side, or rather binibigyan nila ng opportunity dito yung Esmeralda na makapag-scale up agad pagdating sa farm na hindi nahihirapan kasi tinutulungan nilang makapatay. And speaking of tinutulungan, andito na naman tatlong players na naman dito for Execration. Pero Jay, with Tyrant's Rage, mga kaibigan, and that is gonna be Eto Max down for the side of Execration. Bilis ng burst mga besties. Pero to si Chaknu, naku po, nakita nila si Wise, pinapasok naman ni Kuya 8. Nadadali yata din. Ayun, nadali na nga mga kaibigan for that fast hands, quick lang, speed lang for that slicing of Hate mga besties. Pero yun nga lang, naiwan versus my teammate.
teammates trying to disescape, disengage, pero patay pa din. Wave of the Dragon kay Benny, patay lang din, ladies and gentlemen. 2-for-1 trade ang nangyari, escape kagad ang execration doon natin, Shanti. No. Oo, grabe yung bakbakan natin sa bottom lane, talaga hindi na natatapos, guys. Pero mapapansin natin ngayon, in terms of objectives, turret pushing dito, execution ng labang against Onyx PH. Yung sinasabi, oh, Abyssal Arrow, tumawa na naman. Mga kaibigan, it's gonna be, oh my B, na mamamatay dito sa kamay ni Etomax. Sinabi natin, asintado yan, pero wise with the carry for the late game. Yan ang aabangan natin dito sa ating laro. Pero so far, eto na si Jay, pumasok na ulit Tyrus Rage, nakuha niya buff. Wise with the kill, pero dito si Chuck with a clear pathway and a disengage. Agad para sa ating dalawang teams, kitang-kita yung disiplina, men. Oo, nakakita-kita nga, kitang-kita ako din doon, mga ibigan. And for this Etomax, third the death niya na to, so feeling ko dapat makalata na siya na, wait, post 4 pala ako or support ako, kailangan lumalayo-layo ako sa ano, sa gerahan, kasi napakadali lang niya patayin, honestly, for the side of Onyx PH. So the next time na tuwing makikita nila to si Etomax, ay parang talagang uy, burst niyo na yan, matic clear na, matic gold na yan kung sasali. So burst kill Etomax, liliit ang vision ng execution. Oo, no, para wala na din silang iisipin na Abyssal Arrow na basta-basta na lang tumatama. Anyways, for Very Cutie, may kita natin dito parang Zeus, meron na siyang BOD. So, gano'n sinabi natin, more on a split pushing ang ginagawa dito ni Very Cutie pag Choy yung hawak niya. Pero ang gameplay niya ngayon, paminsan, pumipitsi-pitsi siya, nag-e-engage siya at sumasali siya sa teamfight. And speaking of teamfight, ayun na, oh my B, mamatay dito sa kamay ng execution, guys. We have the revitalize for Chakno. And speaking of which, eto naman si Very Cutie na nagpupush ng Tore. So we top lane side and destroyed successfully. Grabe nga, talagang tama nga yung pagka-description dito ni Kuya Benny Cutie. Parang objective ang kailangan dito to win this game. So yun ang bibigay dito ni Benny Cutie. It's space, nakikreate din niya for their landslot na makapaggalagala, mga kaibigan. Pero eto naman, ako po, nagkakitaan lang din sa Gitno and this Jay, pero disengage na lang din for this execution. Pero bumabalik-balik dito si Mae or si Esmeralda rather, mga kaibigan, on sa Onyx PH. Zone out na nila, kumbaga, ang Onyx PH to get this the tier 1 tower or space for this tier 1 tower. Oo, no. Kasi si Chakno, lalim nito guys, para lang siya ang pagigilan dito. We have the glorious pathway, pero tinamaalan din naman Abyssal Arrow. So, napigilan agad dito ang pang-counter initiate ng Onyx PH ngayon sa ating laro. Mid the lane turret is down for the side of Onyx PH. We have the top gold here. 6,000 gold for this Lancelot ni Paring Hit. So, gano'ng kasakit. Grabe nga yan. BOD kaagad ang binuo niya dito. Plus, di upgraded Raptor Machete. So, if ever na full stacks to, eh talaga napakasakit niyan dahil the physical attack penetration ang meron niyan for the Raptor Machete. Next na binubuo niya is an endless battle, I think. So, for that additional damage output na naman and the cooldown reduction for this skill. So, sasakit na sasakit dito ang Lancelot. On the other side, si Wise naman dito, nasa kanya ngayon ang pressure. Kailangan niya tumaba as early as possible. Nako po, kita natin yung aggressiveness naman dito ng execution, guys. Talaga nga nakaready na agad. Pag alam ni Chuck na nadadating yung mga kakampi niya, automatic binibigay niya kanyang glorious pathway. Pero for Onyx PH, ito na yata ang kanilang pagbawi. Nope, buhay pa rin si Sagitno or si Mae dito ng execution sa ating laro. For Onyx PH, doon ay kita natin yung potential nila na balik tayo yung sitwasyon ng laban. Kasi magaganda yung pasok dito ni Jay. Ang pinakamaganda lang na gawin talaga nila ditong full counter is mag-connect yung skill ni Jay at saka ni Oh My B para hindi talaga makatakas yung execution, exactly, if there's a team fight. Oh, saka sobrang burst din nun, ha? Sobrang sakit din nun. Baka yung dalawang hero pa lang na yun, pag nagkasabay sila ng bitaw ng skill, ubus ka agad ng buhay ng execution dito. Sama mo pa yung pagpasok dito ni Iyakno, di ba? If ever yung kalmot niya na napakasakit din. So, very crucial dito ang Dark Knight Falls ngayon ng Oni kung kailan nila to gagamitin. Oo, kailangan talaga magamit din yung Dark Knight Falls dito para makakakuha dito ng player against execution. Although for this one, so far kay Hate kasi magaganda yung paggamit niya ng dash at saka ng kanyang Thorn Rose. So napakahirap niya nga counterin dito for Onyx PH. Yun naman ang kailangan makuha or mahuli ni Paring Jay with a Kufra. Kasi pag nasaktuhan niya si Lancelot, automatic. Wala, hindi siya makakatakas sa the bouncing ball, yes. Wala nang kawala nga din naman doon. Parang naghintay ka na lang na matapos yung bouncing ball kung sakasakali. Pero to si Etomac na naman ang nakita. Naku po, mabibigyan na naman ang pang-apat na kill. Pero nilaban ni Hate, mga bestie si Jay doon. Pero hindi, pumala pa nga palag-palag. Si Wise, abilang banda, nakita naman ni Sagitno. Ladies and gentlemen, Wise, ganun ba yan? Hindi. Lalaban si Jay pala din ang napatay for that clash. Mga besties, 1-for-1 trade lang. Etomac doon ang unang naging casualty followed by
this Jay o Kufra, mga besties. Nakita mo yun, mabilis lang talaga din nila pinapatay si Etomac every time na makikita nila. Pag ano, no? Pag nadali, automatic burst agad for Auric PH. Mm. Kasi, yep, tama yung sinabi mo kanina na grabe yung vision na binibigay niya. Mm. For Execration naman, ang ginagawa nila, kapag ka nasa delikadong sitwasyon, yung kakampi nila, tinatry nilang tumagilid or lumiko ng ibaburst nila para medyo lumuwag yung team fight. Kasi pag alam nila dito yung potential ni Iacno eh. Kapag ka nakakalmot at full stack, tapos dikit-dikit sila. So yun yung binabantayan nila dito as much as possible. Hindi sila, or hindi nila tinatry na magkakatabi whenever there is a team fight. Although for Chuck, sing dito mga kaibigan. So, defensive mode Onyx PH, offensive mode dito, attack mode naman ngayon ang Execration. So, tingnan natin kung consistent ba ang papayat ng Execration dito pagdating sa pressure ng lane against Onyx PH. Ang ano lang dito, ang problema sa Execration, minsan na may tendency sila pag umabot na late game, na pag umabot na late game, literal na magiging super long game siya. To the point na para mahihirapan sila, hindi nila agad na kuklose ang isang game based on observation sa mga ibang games nila dito sa ating liga. But anyways, this is the Lord Enhanced. Kaya sinabi natin, on the 12-minute mark for Execration, sinisimulan nila yan. For Onyx PH, hindi nila itatry na magkuha dito, mag-contest against Execration. Si Sagit, no, together with Chuck, no, with a Falling Starman, guys, against two players, flicker out para kay Madam. Oh my B, patay, hindi na makatakas pa sa kanyang time space warp. Jay na iwan na din with the bouncing ball, hindi na kanay pa ang damage dito ng Execration para sa ating laro. 6-10 ang score natin dito. 10k goaded din mga kaibigan ang lamang dito ng Execration plus the lord na nakuha nila dito will go to the middle lane. So far Execration dito nakapatay din ng dalawa, pero feeling ko aabutan naman din yung lord. Hindi naman big deal din halos yung pagkapatay ng dalawang members ng Onyx PH. Malaki lang, mas maganda lang yung for Execration para talagang totally hindi ma-contest yung lord, pero total nakuha na lang din naman. Tingnan natin kung madedepensan pa o this might be the last final push ng Execration. Oo, pukang for Execution dito, pag nakuha nila yung Lord or panasabayan sila ng Lord, pwede silang gumawa for the GG push para instant automatic diretso na nila. Although, here comes the Lord, guys. The Lord Enhanced for Auric PH. Madali nilang madedefend yan because they have the carry for their lineup. At kita natin dito ang abyssal arrow talaga ni Etomax. Bigla na lang dumadating. Although, for Auric PH, meron na silang deadly blade dito. Nakaready kay Tams. And for Luo Yi, meron lang din siyang necklace of the runs at para naman na kay Kari para ma-protection na ng kanyang sarili sa mga delikadong pangyayari. This is the wind of nature. Tama ka dyan. So for this, nakabuo na sa tulad na sabi natin, may defensive item na si Wise. Pero so far, pagdating sa damage output, hindi pa naman ganun kasakit. Pero heto na, mga kaibigan, pressure is real. Top lane na lang ang gustong basagin dito ng Execration, mga besties. Kitang-kita naman na pino-all-inan na nila to top tower dito ng Onyx PH. Pero abyssal arrow, pero glorious pathway as well. Hindi yata magsasucceed dito. Pero yun, si Jay ang nakita doon, mga kaibigan. For that kill, sa gitno, pasok in lang din naman kami from behind. Dao po, napakalalim, mga kaibigan ng Esmeraldang ito. Diyos ko po, naku po. Pero yung minion wave dito, heto na, naku, saan nang gagawin ng Execration? Di lang muna, relax lang ang pinapakita nila dito. Pero eto na si Hate, ang inaasahan, the damage is real. Mga best swap, tuloy-tuloy pa din mga kaibigan. And for that, grabe, top tower na lang muna ang kuunin. Oops. Sinira lahat ng Execration ng Tore dito for this one. Mukhang ito na yata inatay natin para sa game number 5 kasi patay si Madam Oh My B. And kaya sinabi natin, for the grand finals, we're heading on to game